Hello guys, so ngayon gagawa tayo ng ice candy. Meron tayong dalawang flavor dito, Alaska ube. So wala kasing chocolate na Alaska, so instead of chocolate na Alaska, subukan natin yung champion. Ito yung mga ingredients ko para sa 6 liters na tubig. Ayan. Maraming salamat pala kay Sir Ronald sa sa GC niya. Ang dami-dami kong natutunan na mga tips para sa ice candy. So ito ito yung sariling gawa. So tatantiyahin lang natin yung mga ingredients. Nasa sa inyo na kasi kung damihan niyo yung gatas o yung asukal. Para sa 6 liters na meron akong 1 and 1 half sugar dito. Meron akong dalawang cream asada, meron akong cowbell condensed at isang Alaska ube at isang Nestle cream. So habang kumukulo yung ating tubig, 6 liters na tubig natin pinapakulo pa. So lalagyan natin ng cornstarch. So kailangan yung cornstarch ilalagay natin siya na dissolve siya, meaning to say itutunaw na natin siya sa normal lang na tubig. Hindi natin siya pwedeng ibuhos na mainit na yung tubig sa kaldero kasi mamumuo siya. So tatantiyahin natin. Ang gamit ko 1/4 para sa 6 liters, 1/4 na cornstarch. So tutunawin muna natin siya bago natin ihalo sa kumukulong tubig. So ayan, kumukulo na ang ating tubig. So ilalagay na natin ngayon ang ating cornstarch. Ayan, o diba? Tapos, antayin nating maluto. Haluin natin yan, ha? So, ayan guys. O, kita nyo naman, o. Haluin lang ng haluin. Para hindi siya mamuo. Antayin natin yung maluto, tapos ilalagay na natin ang ating asukal. Sa 6 liters guys, isa at saka 1/4 kilong asukal nilalagay ko kasi meron naman tayong meron naman tayong kondensada. Mas tatamis pa yun. Huwag nyong tipirin sa guys. Huwag nyong tipirin sa tamis kasi wala talagang alasa pag kulang sa sugar. Ayan, ilalagay na natin ngayon yung ating asukal. So, ayan guys. Antayin natin lumapot talaga yung yung ating mixture. Para creamy talaga yung ating ice candy. So, ayan, hinati na natin guys. Para yung kalahating flavor natin is chocolate, yung kalahati naman ay ube. Narito na yung kalahating hinating. Wala pa yung gatas guys, wala pang condense, wala pang cream. So lahat ng ingredients natin nahatiin. So bale ito, dalawa man ito, tigi-isa sila. Isa para sa isa para sa chocolate, isa naman para sa ube. Tapos yung ating Nestle cream naman nahatiin. Maliban na lang doon sa flavor ng flavor ng ube. Yung ating condensed naman, tanggal na yung label, hahatiin naman natin. So ang una nating gagawin ngayon ay yung ube. Ayan. Pag medyo malamig na guys, pwede na natin ihalo ang ating ube. So, ilalagay na natin ang ating ube. Ayan, Ayan, ang bango guys. So, naamoy talaga natin yung ube. Ayan. Tapos, isusunod na naman natin yung Alaska
creme asada. Ito yung gamit ko, guys. Hindi na ako gumagamit ng ebap. Ito kasi may ano na, may crema na, may condense pa. So, dagdag tamis na rin siya. Ayan. So, ayan. Nalagay na natin yung ating ube. Tsaka isang ano. Sunod naman natin yung ating ayan. Nestle cream. Kalahati lang, guys. Para yung kalahati naman ilalagay natin doon sa ating choco. Choco. Ayan. Ayan. Malapot na siya, oh. Malapot. Malapot na. Tapos, lagay natin ang ating condense. Yan. Oh, kita nyo, guys. Kalahati lang ilalagay natin dito, ha. Kasi yung kalahati na naman para sa ating chocolate flavor. Ayan. Kalahati na. So, ayan guys, mag medyo ano na, malamig na yung ating ano, ice candy. Magbabalot na ngayon tayo. Ang gamit ng plastic ay patok. Matibay kasi siya. So, ang sukat nito ay 2x10. So, tansyahin nyo yung ano, kasi medyo malaki to eh. Tansyahin nyo na lang yung haba para makakatubo kayo ng medyo malaki. So, ayan guys, nagbabalot na tayo. So, ganito kahaba yun na aking sukat. Take for 5 pesos. Ewan ko kung may tubo ako dito, pero parang ko alam ko meron eh. Gumagawa kasi ako ng ano, gumagawa ako ng marami, tapos nilalagay ko siya sa ano, nilalagay ko siya sa tindahan. So bale, instead of 5, nagiging 4 pesos na lang, pero kahit papaano meron naman akong tubo. Malaking tulong din siya, guys, pambili ng ano, pambili ng gatas para sa mga anak ko. Ay, wala. Pusa. Ayun, brisa niyo. Ayun. 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 Ay